Mga kabahay, ngayon naman ituturo ko sa inyo kung paano gumawa ng tempura sushi or fried sushi. Ayan ang mga magiging ingredients natin. Siyempre, meron tayong sushi rice at meron ako ritong salmon and crab stick. At meron akong chop green onion or spring onion. At meron din tayong cream cheese. At meron ako ditong crust sky flakes. Mamaya papakita ko kung paano gagamitin yan. At siyempre yung ating nori wrapper. At kailangan natin ng sushi mat. Ayan. So umpisahan na natin. Mamaya papakita ko sa inyo kung paano gumawa rin ng tempura butter. So gagawin natin ngayon, i-roll muna natin 'to. Umpisahan. So okay mga kabahay, umpisahan na natin ang ating paggawa ng tempura sushi or pwede niyo tawagin na fried sushi. So meron ako ritong tubig na gagamitin lang natin yan para hindi dumikit yung, hindi mag-stick yung rice sa kamay. So yan, ang gawin lang natin, ipa-flat lang natin tong sushi rice. Yan. Ito, maganda tong idea kung hindi kayo kumakain ng mga hilaw na pagkain. So yung sushi, more on raw food. So ito, maganda to kasi i-deep fry natin. So yan. So nagtira ako dito ng walang rice para mamaya didikit siya sa ano, hindi siya bubuka. So ayan. So gagawin lang natin, lalagyan lang natin yan ng cream cheese. Ayan. Tapos papalamanan natin ng salmon. Ayan. Tapos lalagyan natin ng chopped onion. Ayan. Ayan. Lagyan natin ng green onion or tawagin natin to ng spring onion. So gagawin natin itong gilid na to, babasain lang natin. Ayan. So umpisahan na natin siyang i-roll. Ayan. Ayan lang. Huwag na natin masyadong idiin, baka mas na yung ano, yung rice natin. Natan natin madurog yung rice. Ayan. Ganda yung pagkakarol nya. Close lang natin to. Ayan. Para hindi lumabas yung cream. Ayan. So meron na tayong isa. So tutuloy-tuloy lang natin to. Meron din ako ritong crab stick na gagamitin na ipapalaman natin. O so ganun lang din ang gagawin, kaso na iba lang sa palaman. Ayan. So,
gawin natin. Medyo babawasan lang natin yung rice. Kung gusto natin medyo maliit, huwag natin masyadong pupunuin. So, gagpe. Lalagay muna tayo ng cream cheese. Ayan. Tapos yung ating crab stick. So, mixi-mixi siya. Puputol tayo ng mixi. Ayan. So, ngayon, lalagyan na natin ng chopped green onion. Ayan. Tapos, iro-roll na natin. Kaya para hindi siya bumuka, babasahin natin to. Ayan. So, ayan. May dalawa na tayong roll na magkaiba ang palaman. Ayan. Kasi ko close din natin. So, ayan. May dalawa na tayong roll. So, tatapusin lang natin to ng parehong paraan. Roll lang natin. Ayan, rice. Siya nga pala, itong sushi rice natin, sinain ko kanina at naglagay ako ng sushi vinegar. Kung hindi nyo nga pala alam kung paano mag-saing nito, meron akong na-upload na nito na video kung paano gumawa ng sushi rice. So, paki-check nyo na lang. Ayan. Kasi hindi po siya usual yung pagsaing niya. Medyo may kaibahan sa usual na pang-araw-araw na pagsasaing natin. Kaya panoorin nyo po yung video para maganda yung kalabasan ng sushi rice nyo. Ayan. Kasi yan, kung makikita nyo, yung rice, hindi siya malata. Ayan. At saka buong-buo. Ayan. Hindi rin siya nadurog. Ayan. Kaya pakipanood nyo kung paano gawin yung sushi rice natin. So ito, tutuloy na natin to. Ayan. So, meron ako rito ng itlog. Ayan. So dahil pang coating lang naman to, nilagay ko yung egg white. Pero pag gumawa kayo ng mga shrimp tempura, huwag nyo ilalagay yung egg white.
egg yolk lang gagamitin nyo. Dahil yung egg white, madaling palalambutin yung tempura nyo. Pero pag mga ganito naman na pang coating lang naman, or gagamitin nyo pang dikit, ayos lang yan. So kailangan medyo sticky yung ating tempura batter. So maglalagay lang ako ng konting salt para may lasa. Ayan. At lalagay ako ng flour. So ayan, tansyahin nyo na lang to. Basta kailangan medyo malapot siya. Ayan. Ginamitan ko siya ng fresh milk, pero pwede nyo rin naman gamitan ng ano, ng tubig lang. So ayan, tatagdag ako. Kailangan ganito yung lapot niya para dumikit yung ating sky flakes. So yan. Ngayon gagawin ko, kasi medyo mahaba itong ni-roll natin, ikakat ko lang to para hindi tayo mahirapan mag frito or mag deep fry. So yan. Flour. So close natin yung bawat gilid. Ayan. Ang bawat dulo pala. Roll natin. Then iro-roll na natin siya rito sa tempura batter na ginawa natin. Then saka na natin siya ilalagay dito sa sky flakes. Ayan. So ayan. Wala. Wala masikip. So ganyan lang. Ayan. Ayan, piprito na natin yan. So ayan, ready na ang ating oil. Iprito na natin ang ating sushi roll. Ayan.
ganyan lang kadali. Golden brown na siya. Dito lang muna natin lahat. Ayan. So ayan, cut na natin. Ayan, ready na ating sushi tempura.